Solar Boy, hindi pinapasok sa Dubai dahil sa kanyang mga tattoo? Nagre-reklamo ngayon sa social media. Ang kilalang personalidad na si Solar Boy na nakatakdang mag-tour sana sa Dubai ay hindi pinayagang makapasok ng immigration authorities sa Dubai City dahil sa kanyang mga tattoo. Naglabas siya ng salobin sa social media kung saan inilahad niya ang kanyang mga reklamo at pagkakadismaya sa nangyari. Ayon kay Solar Boy, labi siyang nagulat at nadismaya dahil sa desisyon ng Dubai Immigration na hindi siya papasukin dahil sa kanyang mga tattoo. Sinabi niya na magulo ang sistema ng immigration sa Dubai Airport at tila hindi pa rin bukas sa ganitong klaseng ekspresyon ng katawan ang mga immigration officers ng Dubai. Ang sabi niya, akala ko open country na ang Dubai, actually city po ang Dubai. Bakit dahil lang sa mga tattoo ko, hindi nila ako pinayagang makapasok? Na-scan naman ang iris ko, pero bakit ganon? Pahayag ni Solar Boy. Si Solar Boy ay kilala sa kanyang buong katawan na puno ng tattoo, kabilang na ang kanyang sclera o ang puti sa kanyang mata na nilagyan niya ng itim na tattoo. Kasama ni Solar Boy sa naturang biyahe ang kanyang asawa, na pinayagang makapasok ng Dubai, subalit nagdesisyon na ang kanyang asawa na hindi na rin tumuloy at samahan na lamang si Solar Boy na maghintay ng desisyon ng immigration. Sa huli, hindi pa rin pinayagan ng immigration ang mag-asawa na makapasok ng Dubai o si Solar Boy lamang ang hindi pinayagan at sila ay dineport na pauwi ng Pilipinas. Ipinahayag din ni Solar Boy ang kanyang pagkadismaya sa diskriminasyon na kanilang naranasan dahil sa kanyang mga tattoo. Ikinumpara niya ang kanyang naranasan sa Dubai at kanyang naranasan sa Taiwan at Beijing, kung saan hindi umano sila nagkaproblema ng pagpasok sa Taiwan at Beijing. Ang kanyang pahayag, mabuti pa sa Taiwan at Beijing, mas maayos ang sistema. Hindi kami nagkaproblema doon. Pakiramdam ko ay nadiscriminate kami dahil sa aking mga tattoo, dagdag ni Solar Boy. Sa social media, mabilis na kumalat ang post ni Solar Boy at umani ng maraming reaksyon mula sa mga netizens. Marami sa kanila ang hindi sumang-ayon sa kanyang mga pahayag at ipinagtanggol ang sistema ng Dubai Immigration. Narito ang sinabi ni Mel Bustamante. Along magulo ang ayos ng immigration dito, yung magulo kayo, walang problema ang tattoo dito. Di talaga uubra dito sa Dubai, pati ba naman kasi alin tataw ng mata. Ay ewan ko na lang sa scanner kung mas scan pa ang mata nyo. Okay lang ang tattoo dito, pero ang di okay, yung sa mata sinakop pa ng tattoo. Ay di talaga mabasa ng machine ugat ng mata nyo. Ha ha ha. Yan ang sabi ni Mel Bustamante. Narito naman ang pagtatanggol ni Chris Pingol. Hindi bulok ang sistema ng UAE, di lang talaga maskan ang mata mo. Ang sabi naman ni Emil Conanan, 15 years akong labas-pasok sa UAE at never akong nagkaroon ng problema. Dubai's airport is one of the best I have seen sa lahat ng travels ko sa iba't ibang bansa. Pati floor dyan, pwede kang matulog sa linis ng airport. Mabilis din ang process sa airport. Don't blame the Dubai system dahil lang hindi sila nakapag-adjust sa mata mong ipinatattoo mo. Their country, their rules. May tattoo din ako, but I am smart enough to know my limits. Naging welcoming and accommodating ang UAE na sinasabi mong may bulok na sistema sa hundreds of thousands of OFWs and tourists na Pinoy. I am not invalidating your feelings, pero always look at the brighter picture. Not everything is about you. Yan naman ang matapang na sinabi ni Emil Conanan. Halos lahat ng mga netizens ay nagsasabing mali ang sinasabi ni Solar Boy na magulo ang immigration system ng Dubai at maaring siya ang may problema dahil sa kanyang mga tattoo. Karamihan ay nagpahayag na ang Dubai ay may maayos at organisadong sistema ng immigration at ang pag-aayos ng kanilang mga katawan, lalo na ang mga tattoo, ay may mga limitasyon na dapat isaalang-alang.
Ang insidenteng ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Ang iba ay sumusuporta kay Solar Boy at inaniniwalang hindi dapat maging hadlang ang tattoo sa pagpasok sa isang bansa. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat sundin ang mga patakaran ng bansa na kanilang pinapasukan. Sa kabila ng lahat, patuloy ang diskusyon sa social media tungkol sa isyu ng diskriminasyon at mga patakaran sa immigration, particular na sa mga may tattoo. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito na naranasan ni Solar Boy at ng kanyang asawa? Isulat ang iyong komento.